tatlong bagay na magpapabaon sa'yo sa utang. Welcome dito sa ating Usapang Asenso Weekly with your host, Carl Serrano, ang Real Talk magsalita. Pero nakakayaman kapag inintindi mo yung mga sinasabi ko. Number one na makakapagpabound sa iyo sa utang is social climbing. Sino sa inyo may kakilala na ganun? Hindi ikaw. No? Hindi ikaw yung social climber na tinutukoy ko. Siyempre hindi ikaw. Yung katabi mo. Yung kaibigan mo, yung kakilala mo, yung kamag-anak mo, di ba? Hindi ikaw yan. Hindi ikaw. Palaging hindi ikaw. So, social climbing. Yan yung isa sa magpapabaon sa'yo sa utang. Kasi tayong mga tao, meron tayong tendency. Actually, hindi. Nature talaga natin bilang tao na gusto natin palagi tayong in. Gusto natin palagi tayong in. Gusto natin sa mga kaibigan natin. Meron tayong something in common sa kanila. Kasi kung sasabihin mo, hindi naman totoo yan. Hindi naman ako ganun. Hindi naman palaging in. Tatanungin ko kayo, sino sa inyo yung gustong-gusto mo pag na-out of place ka? Yung ang saya-saya mo, yung minamayday mo pa siya, yehey, out of place ulit ako ngayon. Di ba? Kung nasa matinong pag-iisip ka, hindi mo gusto yon. Kasi kahit naman ako, ayaw ko nun. It's very uncomfortable na nasa isang lugar ka, maraming tao, tapos wala kang kausap, di ba? Nagmamasid-masid ka lang, hindi ka makarelate sa pinag-uusapan nila, kaya hindi ka maka-chime in o hindi ka makasabat sa sinasabi nila, di ba? Out of place, ayaw natin ng ganong feeling. So, tayo, gumagawa tayo ng way na palagi tayong merong something in common sa mga peers natin. Gusto natin na in tayo. Gusto natin na pasok tayo sa grupo. Maramdaman natin na pasok tayo sa grupo sa pamamagitan ng meron tayong alam na alam din nila. Meron tayong hilig na ginagawa din nila. Di ba? Maraming similarities. Kasi ito yung palagi niyong tatandaan. People like people who are like themselves. Ha? Sabi ni Tony Robbins. People like people who are like themselves. Diba kung ikaw ay isang Dota ML player, malamang yung mga kaibigan mo ganun din. Naglalaro din sila ng ganun. Kung ikaw ay mahilig sa sports, malamang yung mga kaibigan mo ganun din. No, mahilig ka sa basketball, malamang yung mga kaibigan mo nagba-basketball din. Malamang sa malamang. Diba? Kasi ang hirap naman na ikaw yung nagba-basketball tapos lahat ng kaibigan mo puro volleyball lang yung alam. Malamang hindi ka na magtutuloy sa basketball nun. It's either maghahanap ka ng mga bagong kaibigan na marunong mag-basketball or mag-volleyball ka na lang rin, mag-aaral ka. So yun yung ibig kong sabihin. And pagdating sa finances, ganun din yung nangyayari, unfortunately. Na kahit hindi mo naman talaga kaya, pinipilit mong bilhin kahit na utang para lang ma-feel mo na in ka. Ito palagi niyong tatandaan na gusto ko lang itama ito kasi minsan nagkakaroon tayo ng parang iniisip natin na masamang bumili ng mga luxurious na bagay. Diba? Masamang bumili ng mga high-end phones kasi di naman kailangan, di ba? Kailangan magtipid tayo. Gusto ko na ano yan, gusto ko na itama yan para sa akin. At para sa akin lang naman ay walang masama sa pagbili ng mga ganong bagay kung kaya mo. Ibig sabihin, hindi ka nasasaid. Di ba? Hindi ka nasasaid o hindi ka nagkakautang-utang para lang mabili yung mga bagay na gusto mo. Walang problema dun. Diba? As long as kaya mo. Ang nagiging problema is pag nagkakautang-utang ka na, hindi mo na mabayaran yung mga pinagkakautangan mo or hindi mo na mabayaran yung mga credit card mo, diba? Sa mga may utang dyan. Bayad-bayad rin tayo pag may time. Walang bayad-bayad. Diba? Hindi mo na mabayaran yun para lang masustain yung lifestyle mo na hindi mo naman talaga deserve. Diba? Yung makapag-post ka lang ng mayroong kang hawak na logo ng Starbucks. Para kunwari, mayaman ka, di ba? Pero ang tanghalian mo, ano, kanin na may gravy, di ba? Na libre galing sa KFC. Alam mo yun? Yun yung pangit doon. Para lang may post ka sa Instagram, ganon. Para saan? Para ma-feel natin na in tayo. Para ma-feel natin na meron tayong, kumbaga, parang meron tayong say, di ba? Meron kang pera. So alam mo naman kung ano yung totoo eh. Kung meron ba talaga or wala. So yan ang isa sa mga nakapagpabaon sa utang sa akin nung mga time. Kasi yan ang isa sa mga itinuro sa amin na ako sunod lang ako ng sunod. Diba? Kailangan ko daw bumili ng smartphone na mayroong mansana sa likod para makapagpa-impress ng mga tao para kunwari mayaman ako kahit hindi ko naman talaga kaya. So ulitin ko, walang masama doon. Dadating yung time na pag naging successful ka, mai-impress talaga yung ibang tao sa'yo. O yun, pwede ka nang bumili ng mga bagay na gusto mo kasi successful ka na, marami kang pera, eh hindi naman nasasaid yung pera mo pag bumibili ka ng mga ganong bagay. Okay yun. Ulitin ko ha, paulit-ulit nyo itong maririnig sa akin. Walang problema sa pagbili ng mga bagay na gusto mo as long as kaya mo. As long as hindi ka nababaon sa utang. As long as hindi yan para magpa-impress lang ng ibang tao kahit na nagkakautang-utang ka na. Na hindi ka na makabayad doon sa mga pinagkakautangan mo tapos magpo-post ka hashtag blessed. Yun yung ibig kong sabihin. Social climbing. So yan yung number one na iiwasan nyo para hindi ka mabaon sa utang katulad ko. Yan yung isa sa mga nakapagpabaon sa utang sa akin way back. Okay, number two na bagay na magpapabaon sa iyo sa utang is lack of financial management.
ibig sabihin hindi ka marunong mag-handle ng pera. Yan yung isa sa mga natutunan ko in a hard way. Kasi nagtataka ako, sobrang sipag ko naman. Actually, meron akong skills, kaya kong magbenta. Meron akong skills na to accumulate ng income. Kaya ko. Nagawa kong kumita ng 6 figures. Nagawa kong kumita ng malaki. Even though nung mga time na yun is bata-bata pa ako. Ngayon bata na lang. Noong mga time na yun, kaya ko. Meron akong skill, pero nagtataka ako, bakit kahit gaano kalaki pa yung kitain ko, naubos. Why? Sino sa inyo yung nakaka-relate? Ewan ko kung meron sa inyo makaka-relate na kahit above average yung kinikita ko, nauubos at nauubos, tapos nagkakautang-utang pa ako. Ano nangyayari? Kasi hindi ako marunong mag-handle ng pera. Isang example na na-realize ko noon, na pagkakamali na ginagawa ko, kasi nagninegosyo ako, is every time na meron akong pangkapital, let's say magninegosyo ako, meron akong kapital, papaikutin ko yung pera na yon. Tapos kapag nagpa-profit na ako, ang ginagawa ko, pati yung kapital ko, nagagastos ko. Kasi hindi ko tinitingnan. Magkano ba yung capital ko? Hindi ko alam yung mga OPEX na yan. Hindi ko naiintindihan. Hindi ko alam yung revolving fund. Hindi ko naiintindihan yung mga bagay na yan. Basta pag buhay bumalik sa akin na pera, lahat yung ginagastos ko, sasagtataka ko, ano nangyari? Sana napunta yung pera ko? Hindi kasi ako marunong mag-manage ng finances ko. Kaya, yun yung isa sa pinaka-importante kapag ikaw is nagsisimula ka ng kumita. And it doesn't matter kung gano'ng kalaki o kaliit yung kinikita mo, kailangan marunong ka mag-handle ng finances mo. Kasi yung iba sa inyo iisipin na, bakit ako mag-aaral ng pag-manage ng finance, ang liit-liit naman ang kinikita ko. Di ba, minimum wage earner lang ako or whatever. Kung hindi mo kaya mag-manage sa maliit, hindi ka rin mag-manage sa malaki. That's a simple principle na natutunan ko and na-observe ko na totoo talaga. Kung hindi mo kayang i-manage yung 5 piso, 3 piso, o kahit na piso na meron ka, kahit may 1,000 ka, 100,000 ka, 1,000,000 ka, hindi mo rin i-manage yan. And in the first place, di ka aabot sa ganung kalaki kung hindi ka marunong mag-manage ng pera. The moment na kumikita ka na, dapat marunong ka mag-manage, mag-aral ka. Ang dami-daming resources na pwede mong aralin. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko alam. Yung salitang hindi ko alam, para yan sa mga tamad mag-aral. Tandaan nyo yan, ha? Bakit? Merong YouTube, merong Google, merong ganito. Di ba, ng mga klase ng content, tapos hindi mo pa rin alam? Di ba? Katamaran na ang tawag doon. Ang sakit mo namang magsalita. Hindi na yon sa ignorante ka. Tamad ka lang talaga na mag-aral. Tamad ka na mag-research. And as long as ganyan yung ginagawa mo, edi mababaon at mababaon ka sa utang. Di ba, kahit gaano kalaki yung kitain mo, parang ang mangyayari niyan is parang butas yung bulsa mo palagi or butas yung wallet mo. Kahit gaano kalaking kitain mo, lahat natatapon. Kasi di ka marunong manage ng finances mo. And number 3, na reason kung bakit mababaon ka sa utang or nagpapabaon ng utang sa maraming tao, ay yung instant gratification. Wala kang disiplina sa pera, gusto mo agad-agad makukuha mo. And ito yung isa sa mga natutunan ko na principle, yung kurot versus dakot na principle. Isa sa mga natinuro sa akin ng nanay ko nung bata pa ako, pag may 10 piso ka, itabi mo yung 9 pesos tapos gastusin mo lang yung piso. Although, hindi ko masabi na applicable yan sa panahon ngayon kasi piso, di ba? not technically piso, siguro, halimbawa, kumita ka ng 10,000 pesos, ang gagastusin mo, 1,000, saan ka aabutin nun sa loob ng isang buwan? Saan ka aabutin nun, di ba? So, hindi naman siguro ganong kaliit, pero ang point lang naman dun is matuto ka magsubi, no? Matuto ka mag-save, yun lang naman ang pinaka-point dun. So, dun sa kurot and dakot principle, kapag gagastos ka para sa mga bagay na hindi mo kailangan pero gusto mo, like bagong smartphone, bagong damit, sapatos, or yung mga bagay na kaya mo namang mabuhay kahit wala ka nun, or wala kang bagong ganun, mga bagay na gusto mo. So kung gagastos ka ng ganun, dapat dakot lang. So kung implement natin yung principle na 9 pesos, 10%, di ba, 90% savings, or whatever, 10%, yun yung gagastosin mo. Ang kurot principle is ganito. Pag meron kang isang bagay na gusto, let's say worth 20,000 pesos, at least meron kang 100,000 pesos dapat para 20% lang yung gagastusin mo. So kung magkaroon man ng emergency, may 80,000 pesos ka, hindi mo kailangan ibenta yung binili mo na smartphone na worth 20,000 pesos. Kasi may 80,000 ka na nakatabi. So parang ganun. Kabaliktaran naman nun is yung dakot. Meron kang gusto na smartphone worth 20,000 pesos, ito yung ginagawa ko dati, mag-ipon ako ng 20,000 tapos ibibili ko. Tapos pag nagkaroon ng emergency, ibibenta ko yung smartphone sa mas mura halaga. Kasi hindi mo pwedeng maibenta ng brand new yan. Kasi bakit mo ibibenta ng brand new na buksan mo na, ginamit mo na, tapos bibenta mo ng brand new price? Bakit ko bibilin sa'yo? Bibilin na lang ako sa store, brand new pa. Diba? So ibibenta mo siya na mas mababang halaga. Lugi ka na nga, nawalan ka pa ng smartphone. So yun yung dakot principle. Dinadakot mo kasi lahat ng pera mo para pambili ng bagay na gusto mo. Kaya instant gratification. Gusto mo agad-agad, makukuha mo ka agad to the point na inuubos mo yung pera mo.
So yung kurot principle, yun yung tinatawag na delayed gratification. Nag-ipon muna ako ng 100k, gusto ko yung smartphone na worth 20k, magkaroon man ng emergency, may 80k ako, hindi ko bebenta yung smartphone ko. Kaya siya tinawag na kurot kasi hindi mo siya masyadong mararamdaman, hindi siya masakit. At kampante ka na meron ka pa rin pera kahit nagbinili mo yun. Ito yung number 4, bonus ko para sa inyo. Number 4 na magpapabaon sa'yo sa utang is kapag nagre-rely ka or umaasa ka lang sa active income. So anong ibig sabihin nun? Meron kasing dalawang klase ng income pagdating dito sa context na to. Active and passive income. So ang ibig sabihin ng active income is yung kailangan mo magtrabaho para kitain mo yung pera. Kailangan mong ipalit yung oras mo para kitain yung pera. Passive income is hindi mo kailangan ipalit yung oras mo, kumikita ka pa rin. Na kahit wala kang ginagawa, kumikita ka pa rin. Sa lihiti mong paraan, hindi yung mga scam na nakikita nyo dyan. So ito yung tinatawag ko na munggo mangga principle. Ako naalala ko parang first year high school namin to ginawa. Yung pinagdala kami ng munggo ng teacher namin, tapos tinanim namin. Tapos, di ba usually kinabukasan, togi na yon, nagiging togi na siya. So, pwede mo na makain. Nasarap nun, togi. Nagkukumpuloy ako. So, ngayon, yun yung tinatawag na active income. Pag nagtatrabaho ka bilang isang empleyado, is active income ang tawag doon kasi pinapalit mo yung oras mo para bayaran ka. Ang tawag sa rate ng sahod natin is per hour. Hindi siya per effort, di ba? Per hour siya. So, yun yung binabayaran sa atin. Kailangan natin ipalit yung oras natin at saka yung effort natin para kitain yung pera. That is active income. Ngayon, yung passive income naman is mangga. Okay? Unlike dun sa munggo na pag tinanim mo kinabukasan, togi na, pwede mo nang kainin. Yung mangga, ang tagal. It might take 4 years and above, depende sa kung anong klaseng mangga, bago siya mamunga. Yung pagtubo pa lang nung mangga na yun, sobrang tagal, taon yung inaabot. Pero, sino dito sa inyo yung meron din kayong puno ng mangga sa likod ng bahay nyo or sa tapat ng bahay nyo na kapag namunga, sobrang dami. Yung sawang-sawa ka na meron pa din, tapos pinamimigay mo na sa mga kapitbahay kahit hindi naman sa inyo yung puno. Diba? So, yun yung ibig ko sabihin. Parang mangga, that is what you call passive income. And makukuha mo yung passive income na yun sa pamamagitan ng business or investments. Sa lihiti mong paraan, ha? Lihiti mong paraan. So, yun yung munggo-mangga principle. Active and passive income. So, pag ikaw ay nagtatrabaho ka, para ka nagtatanim ng munggo. Kasi pagtatanim mo ng munggo, kinabukasan togi na. Diba? Sa pagiging empleyado, 10.25 or 15.30, may sahod ka na. Kikita ka na kaagad. Unlike sa pagninegosyo, tatanim mo yung negosyo, didiligan mo, alagaan mo, papaarawan mo, tatanggalan mo ng mga masamang damo, pero aabuti ng sobrang tagal ng ilang taon bago siya mamunga. Pero pag namunga na siya, bukod sa sobrang daming bunga nung mangga na yon, meron ka pang shade. Diba? Nakakapag-relax-relax ka pa sa ilalim nun kasi malaki ang puno ng mangga, diba? So yun yung tinatawag na passive income. Ang problema kasi, kaya nabanggit ko dito, number 4, kapag nagre-rely ka lang sa active income, pag umaasa ka lang sa active income, lalo na kapag kasalukuyan may utang ka, kasi soon magkakautang-utang ka rin talaga niyan kasi kulang, palaging kulang yung active income. Ilang oras lang ba yung meron ka sa loob ng isang araw? Meron ba dito sa inyo, meron kang 25 hours, di ba? Anak ka kasi ng Diyos, kaya ganun. Wala naman eh. Bala tayo merong 24 hours. Meron tayong kanya-kanyang 24 hours. And sa 24 hours na yon kaya mo magtrabaho 24/7, di ba? Kaya, pero hindi ka magtatagal dito sa Earth. Di ba? Mabilis kami magpapaalam sa'yo kung ganun. Usually, 8 hours, 10 hours, 12 hours. And even though nag-overtime ka na, sobrang haba na ng oras sa trabaho mo, kakapusin ka pa rin, depende sa needs mo, lalo na kung meron kang malaking pamilya na sinusuportahan. Limited lang talaga yung ating kayang ibigay para sa active income, yung oras na kaya nating ibigay para sa active income, unlike sa passive income na unlimited. Pero matagal nga lang bago mo siya makuha, kasi legal eh, lihiti mo eh. Matagal bago mo siya makuha, kasi magtatanim ka pa, didiligan mo pa, alagaan mo pa, and maraming tao hindi maniniwala sa'yo. Diba, iisipin nila, niloloko mo yung sarili mo, tagal-tagal mo na nagdidilig, wala naman tumutubo kasi hindi naman nila alam kung anong tinanim mo in the first place. Hindi nila naiintindihan kung anong tinanim mo in the first place. So, ang pinaka-suggest ko dito, hindi ko naman sinabi na, sige, magmangga ka na lang. Mag-focus ka na lang sa passive income. Hindi. Ang may suggest ko sa'yo, habang nag-active income ka, pagkatapos mo magtrabaho, trabahuhin mo yung passive income mo, itanim mo. Kasi hindi naman panghaba buhay kaya mo magtrabaho. Hindi mo ba alam yun? I don't know. Bago ba sa'yo yun? Ngayon mo lang na-realize? Oo nga pala, no? Tumatanda nga pala ako. Alam mo naman yan, di ba? Hindi pang habang buhay kaya mo magtrabaho. So kapag ka, hindi mo na kaya magtrabaho, ano yun? Aasa ka na lang sa pension? Ganon? Di ba? Eh, tingnan mo yung mga grandparents mo or kung sino man kakilala mo kamag-anak mo na umaasa sa pension. Most of the time, hindi maganda yung buhay nila. Or kung malaki man yung pinipension nila, ihintayin mo pa na ganong edad ka na bago ka mag-enjoy? Gusto mo nang ganon? Di ba? Pagka babae ka, tapos ano ka na, senior ka na, tapos magbi-beach ka,
nyo tapos nakabikini ka, hintayin mo pa na ganun. Diba? Pag nagtatakbo ka doon, hahabulin ka ng plancha. Hahabulin ka ng plancha kasi kulubot-kulubot ka na. So alam mo yun, yun yung ibig ko sabihin. Hindi mo na kailangan maghintay ng ganong katagal para magkaroon ng passive income, kasi yung pension parang passive income na yun eh. Di na nila kailangan magtrabaho, di ba? So hindi mo na kailangan maghintay ng ganong katagal bago ka magkaroon ng passive income. Pwede mo nang trabahuhin ngayon. Pwede ka na magsimula ngayon as early as possible. Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa'yo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com. So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!